Yun! Natapos ko na din yung motor ko. Salamat, after 1 year. At may COVID, naisalba ko yung pambayad. Buti na lang. So, ayun guys, Aero this year, good morning. Yeah! Ayun, guys, i-share ko lang ang personal experience ko regarding sa issues ng Wave Alpha 110. Ito yung mga karaniwang may experience nyo din, lalo na sa mga newbie, no? Ayun, diretso na tayo agad. Una at isa sa mga nakakainis is yung pagpugak-pugak ng motor. Yung papalya-palya ba? Yung itirik ka na lang bigla? Yung nakatono naman yung curb mo, tapos pag natakbo ka na, yung tumatakbo ka na ng mga ilang kilometro, bigla nang namamatay. Yung bumababa yung minor, nawawala ng power yung throttle, yung mga ganun. Yung malala na nangyari sa akin is yung biglang nawalan talaga ng power yung throttle, yung silinyador, guys. Yung kahit pinipihit mo, wala na, hindi na nagpo-produce ng ano, hindi na siya umaandar ba, parang ganun. Akala ko nga naputol lang yung throttle cable, hindi pala. Tapos nung papadyakan ko na, lobat kasi yung battery, kaya walang push start, so talagang mapapadyak tayo para umandar. Anong nangyari? Wala nang compression yung padyakan. Kumbaga yung lumambot na siya, as in yung hindi na siya sisipa pabalik pag pinadyakan mo. So na-imagine nyo ba yun, guys? Yun. Kaya yun, napatulak nang wala sa oras. Mabuti at medyo merong malapit na shop, pero sarado. Pero nandun naman yung may-ari, kaya yun, natulungan niya ako kahit papano. Base sa findings niya, nalunod daw. Yun ang sabi niya. Kaya ang ginawa namin para mapatakbo, yun, tinutulak ko yung motor, tapos nakasakay siya dun sa motor. Tapos habang tinutulak ko, yung first gear niya, yun, parang medyo sound effects pa. Yun, medyo maandar-andar siya, pero hindi pa siya yung literal na maandar na. Parang naghihingalubang dating. Yun, naka-apat na tulak ata ako nung napaandar yung motor. Ayun, naging okay na siya, bumalik na ulit yung dating condition ng padyakan niya. Tumigas na siya ulit, bumabalik na siya pag pinapadyakan. So, kinabukasan, ginamit ko siya ulit. Sabi mo mga 6 kilometers or 7 kilometers na natakbo ko. Doon na naman lumabas yung issue. Pumugak na naman, tapos bumababa yung minor. So, nag-decide na ako na ipaayos na talaga sa mekaniko. Ito yung solusyon ng pagpugak-pugak, guys, sa motor ko o anuman. Sa motor nyo din, pwede din. O sa anumang klaseng motor, maliban kahit hindi Wave Alpha. Ayun, nilinisan yung carb ko. Binaklas talaga siya, guys. Inalis siya. As in kalas. Ayun, may nakita. Meron nag-build up na parang kalawang sa loob, na parang diaper ba? Yung laman ng diaper, guys, na-imagine nyo ba? Parang ganun siya. Sa babang part ng carb na nakuha, sabi na ilalim. Sa loob ba? Hindi sa labas, ha? Yun. Akala ko dahil sa spark plug ang problema, kaya dililinisan ko siya yung spark plug para umokay. Yun, umokay siya ng panandalian, pero pag yun nga katagalan, wala, ganun, bumabalik pa rin. Yun, nililiha-liha ko yung spark plug, guys. Pero yun, ganun pa rin nga. Bali, nung pinaayos ko ang motor ko, nasa 5K pa lang yung natatakbo ko. Yung 5,000 pa lang yung takbo ng motor. Stuck ang aking spark plug, guys, ha. NJK brand. So, yun, NJK. Alam nyo naman kung gano'ng katindi ang NJK brand. Sa mga napapanood ko sa YouTube o nababalitaan ko, ang buhay daw ng isang spark plug is nasa around 8,000 to 10,000 mileage. 8 to 10,000 na matatakbo ng motor. Yun. Based na panood ko, guys, ha, pakorek na lang kung mali ako or medyo mababa pa yung ano ko. Yun na kita kong balita. As of now, yun nga, nung naibalik na, guys, nalinisan na yung carburetor. Ang ginawa kasi, guys, hinanginan siya nung parang panghangin ng gulong. Parang in blower siya, yun, naalis-alis lahat, nilinis talaga. Yun, naayos na siya, hindi na siya nagloko as of now. So more than
More than 1 week na buhat nung naayos yung motor ko. As of now, yun nga. Parang brand new na naman siya, guys. Hindi na siya nagluloko. So, ito. Ito yung isang issue ko pa ulit. Yung gas gauge. Ewan ko mapasa dyan. Gas gauge. Yung gas level meter niya, guys. Yung ito. Yan. Yan yun. Yung meter level ng gasolina. Nung una ka, kunti na lang gas ko. Tapos, nagpagas ako ng 100. Tapos, nasa bandang 20 pa lang yung metro nung sa gasolina nung nagagas sa akin. Puno na agad yung motor ko. Kaya, doon ako nagtaka na bakit hindi umaakyat ang gauge level? Siyempre, una, naisip ko, baka nasira na yung floater niya. Diba, ganun naman? Ganun kasi sa isang motor ko, guys. So, ayun, na-discover ko kung anong sira niya. Ano pala, ayun, dahil kasi low bat yung battery ko that time. Hindi ko kasi alam na connected sa battery yung gas gauge ng Alpha eh. Unlike sa ibang motor, hindi sa battery nakadepende yung gas gauge ng motor, di ba? Kasi pagkasusi mo pa lang, kahit walang battery, umaakit na agad siya eh, di ba? Kaya nung nagpalit na ako ng battery, ayun. Ayos na siya ulit. Ayun, bali... So ayun guys, ito lang naman mga na-experience ko na issues ng Wave Alpha sa loob ng 1 year. Sana magkaroon kayo ng idea at sana may naitulong ako sa inyo, lalo na sa mga newbies, sa mga baguhan pa lang dyan, na para kung ma-experience nyo ito, alam nyo na rin ang kailangan ipagawa sa motor. Pwede rin sa ibang motor tong mga issue na to, guys. Basta sa mga carb type ha, yung mga carburetor ng motor. So, ayun na lang muna guys ang ma-share ko, at yun pa lang naman ang mga na-experience ko na issue sa motor na ito. Sa loob ng isang taon to guys ha, issue ng motor na to. Naramdaman kong unang issue nito yung about magte 10 months na yung pagpugak-bukak, pero minimal pa lang. So, expect nyo around 10 months, ayun, magkakaroon na siya ng issue sa pagpugak-pugak. Based sa akin ha. Based sa experience ko. Ayan. So, ayun guys. Enjoy sa ride na lang. Mag-ingat kayo palagi. Stay at home. Keep safe. Peace out.